Daniel Padilla gusto makipagbalikan kay Catherine. Alden Richard mag-aabang lang ng right timing. Ayon sa kolumnistang si Christy Furman na sinubukan pa raw ni Daniel Padilla na makipag-ayos kay Catherine Bernardo bago tuluyang nagtapos ang kanilang relasyon. Sa kanyang YouTube vlog na, Showbiz Now na, kasama sina Romel Chica at Wendell Alvarez, napag-usapan nila ang ilang detalye bago tuluyang naghiwalay ang dalawa. Base sa kwento ng source ni Christy, September raw nang umiyak at sinubukang bumalik ni Daniel sa kanyang longtime girlfriend. Panimula ni Christy, meron akong source na nagkwento sa akin kung paano at bakit nagsabi na si Catherine sa kanyang mga magulang tungkol sa kanila ni Daniel. Aniya, tama raw ang kanilang timeline at August pa lang nang mapansing mas nagiging komportable si Catherine sa pagsusuot ng dami na medyo kita na ang kanyang skin. September, si Daniel pabalik-balik daw na umiiyak at bumabalik kay Catherine pero matigas na ang puso ni Catherine Bernardo dahil ang dami-dami nang nakakarating sa kanyang mga kwento na ang iba ay dinismiss niya sa kanyang isip at puso pero yung iba, pinahalagahan niya, pagpapatuloy ni Christy. Ilang beses nga raw na pabalik-balik si DJ kay Catherine upang suyuan at pakiusapan ito ngunit wala na raw talaga. Noong mga panahong yun raw ay hindi aware ang mga magulang ni Catherine sa mga nangyayari sa kanila ni Daniel. Hindi nagsasabi si Catherine. Napansin na lang daw ni Tita Min at saka ng father niya na hindi halos makakain. Laging malungkot tapos nakita ng mommy na umiiyak. Nakarelate yung ina, may problema. Doon na bumigay si Catherine. First time na nagsabi sa kanyang ina sa nangyayari sa kanila ni Daniel. Ganoon naman talaga eh di ba kapag meron tayong karelasyon, pilit nating pinagaganda ang imahe. Best foot forward ika nga, lahat pa ni Christy. At tuluyan na ngang naiyak ang dalaga sa kanyang ina at ikinwento kung ano ang tunay na problema sa pagitan nila ng aktor. Ang daming nakakarating kasi kay Catherine tungkol kay Andrea Brillantes, yung paglipat kasi ng kondo ni Daniel, matagal na yun pero ang kwento nga, doon daw nagpupunta si Blythe, parang ganoon ang nangyayari noon, say pa ni Christy. Nabanggit pa nga nila ang sinabi ng ex-boyfriend ni Andrea na si Richie Rivero kay Bea Bores matapos nitong mag-react sa kanyang pag-amin sa tunay na relasyon nila ni Laren May Bautista. Kaya nakakalungkot na kinakailangan pang mag-suffer talaga ng mahabang panahon. Hanggat maaari binubuo niya siguro sa kanyang isip at puso yung pagsusumamo ni Daniel. Mahal niya eh, chika pa ni Christy. Dagdag pa niya, kapag minsang ginawa ng lalaki, maaari pang maulit. Game na game ang Asia's multimedia star na si Alden Richards na gawin ang part 2 ng blockbuster movie nila ni Catherine Bernardo na Hello, Love, Goodbye. Sa katunayan, handang ipakansel ng Kapuso leading man at award-winning actor ang ilan sa mga proyektong nakatakda niyang gawin next year para lamang sa sequel ng makasaysayang pelikula nila ni Catherine. Natanong tungkol sa request ng mga fans nila ni Kat na sana'y gawin na ng Star Cinema ang part 2 ng Hello, Love, Goodbye na itinuturing na highest-grossing Filipino film of all time sa Philippine cinema. Ipinalabas ang naturang movie noong 2019 na kumita ng mahigit 881 million pesos na idinirek ni Cathy Garcia Sampana. Ako po, of course, Hello, Love, Goodbye naman po made history and yun naman rin po ang gusto ng mga nakapanood na magkaroon ng part 2. Ako po, ready naman ako anytime and yun din naman ang sinabi ko kay Direk Cathy. Sabi ko, Direk kapag gumawa kayo ng part 2 ikaka-cancel ko muna lahat ng schedule ko, paniniguro ni Alden. Samantala, nakakaramdam ng insecurity si Daniel Padilla sa Asia's multimedia star na si Alden Richards. Usap-usapan ngayon ng mga netizen sa social media ang revelasyon ng veteran radio TV host at entertainment columnist na si Nanay Christy Furman tungkol kina DJ at Alden. Of course, may connect pa rin ito sa kontrobersyal na hiwalayan ni na Daniel at Catherine Bernardo na nagkanya-kanya na ngayon ang landas after ng kanilang 11 years na relasyon. Ayon kay Nanay Christy, may nararamdaman umanong insecurity si Daniel kay Alden na nagsimula noong magtumble ang Kapuso actor at si Catherine sa pelikula ng Star Cinema na Hello, Love, Goodbye. Sa December 6 episode ng Christopher Minute, napag-usapan muli ang matagumpay na pagtatambal ni na Alden at Catherine sa naturang pelikula na itinuturing ngayong highest-grossing movie of all time sa Pilipinas matapos kumita ng mahigit 880 million pesos. Pagbabahagi ng co-host ni Nanay Christy na si Romel Chica, kaya raw hindi pa nasusundan ang Hello, Love, Goodbye, ay dahil ayaw umano ni Daniel na magkatrabaho uli ang dalawa.
In fairness naman kasi sa mga fans ni Nakat at Alden, matagal na silang nagre-request na bigyan na uli ng movie project ang dalawa dahil siguradong magiging blockbuster na naman ito. Sabi naman ni Nanay Christie, ang pinakamalinaw doon, noong sumunod siya, Daniel, sa Hong Kong, kay Catherine, binati niya lahat yung nandoon. Nilampasan niya si Alden. Anong tawag mo doon? Oh, diba? E di nai-insecure ka at nagseselos ka at the same time, ang matapang na pahayag pa ng veteranong showbiz columnist. Sa panayam namin kamakailan kay Alden kasama ang ilan pang entertainment writer sa naganap na Grand MediaCon ng Family of Two, natanong siya about Catnil's breakup. Medyo mainit po yung topic, baka masali po ako ulit, baka ako po yung mabash, ang pag-iwas ni Alden sa issue. Ayoko na pong nababash, so tatahimik na lang po ako sa issue na yan, dagdag pa niya. Ano naman ang reaksyon niya na may mga fans na nagsasabing sana sila na lang daw ni Catherine ang magkatuluyan at gumawa uli ng mga pelikula. Respeto ko na lang po sa kanila. I'll just keep quiet sa issue pero tignan na lang po natin kung anong magiging turnout, pero sa ngayon they deserve a space, sipa ni Alden. Samantala parang nandidiri na raw si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Sa Showbiz Now na, napagchikahan ni na Christy Furman, Romel Chica at Wendell Alvarez ang dalawang beses na pagkikita ni na Catherine at Daniel. Unay sa Christmas special ng ABS-CBN at sumunod sa Asia Artist Award, AAA, sa Philippine Arena. Kayong dalawa ba, naniniwala na parang nandidiri na si Catherine Bernardo kay Daniel? Ani Christy. Si ni Wendell, parang nandidiri nga raw si Catherine kay Daniel dahil noong nag-perform ang dalawa sa Christmas special ay tila umiiwas umano ang aktres sa paglapit ni Daniel. Parang diring-diri siya roon kay Daniel, wika ni Wendell. Saad naman ni Romel sa ganap ng Catnil sa AAA, kitang-kita ang pag-iwas. Talagang malalang pag-iwas. Dagdag naman ni Christy, binigyan ng jacket, hindi lang makatanggi si Catherine kasi napakaganda ng gesture. Pero kitang-kita mo pati upuan ginanoan, iniwas. Kunwari hahawakan sa baywang gumaganoan. Thank you.